topic natin, vaginal dryness at masakit na talik sa isang lifetime ng isang babae ang nakakaranas ng ganitong problema. Medyo bata-bata o lalo na kapag nag-menopause, ipapaliwanag ko sa inyo ano itong vaginal dryness. 50 to 75% nga po ng kababaihan ay makaka-experience nitong panunuyo doon sa may puwerta at maraming nararamdamang kasama ito. Katulad ng pangangati doon sa may puwerta, parang mainit o mahapdi, lalo na kapag umiihi. Ihi ka ng ihi, yung iba naman nagkakaroon ng UTI, madalas na infeksyon sa pag-ihi. Mas masakit kapag hindi cotton underwear ang suot at kapag medyo tight ang sinuot na pantalon. Masakit sa pagtatalik. Dahil nga masakit, maaaring nagasgas, nagkaroon ng sugat, may light bleeding o parang pinkish bleeding. Masakit siya talaga at saka may iritasyon dun sa maselang bahagi ng katawan. Tapos, makikita nyo, nanunuyo kapag nagtatalik. So, kulang sa basa. Tapos, mapulang mapula kasi nga merong iritasyon. At yung iba nga, sumisikip pa. So, mapapansin nung couple na medyo masikip dun sa puwerta ng isang babae. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng vaginal dryness o panunuyo? Anong edad ba ito? Makikita natin dito sa lifetime ng babae, kapag edad 30 to 35, maraming estrogen. So, pwedeng makaramdam dito kung ikaw ay nagbuntis or nag-breastfeeding o during menstruation. Pero kapag 40s, 50s, 60s, pababa na ang estrogen. So, kapag bumababa ang estrogen, ang paliwanag nga nila, mas nagda-dry na yung fluid sa lining ng puwerta. So, yung elasticity nila, nababawasan na rin dun sa puwerta. At maaaring magkaroon ng pagsikip o yung vaginal atrophy. Kapag menopause na, wala na talagang estrogen, eh talagang magkakaroon na ng panunuyo o dryness. Pag cycle ng menstruation, kapag mababa estrogen, dun lamang may dryness. Pero kapag nagbuntis at nagbe-breastfeeding, mababang estrogen, kaya sa panahong iyon, kahit medyo bata-bata ka, pwede magkaroon din ng dryness. May mga gamot na iniinom, yung mga gamot sa utak o yung mga anti-allergy, pwede mag-cause ng vaginal dryness, lalo na kapag nagki-chemotherapy or radiation. Kapag gumagamit ng mga sabong pangpaligo na masyadong mabango, meron yung harsh na mga chemical. So, nagko-cause din ito ng iritasyon at panunuyo doon sa puwerta. So, pwede rin yung mga ginagamit ng mga scented tissue. So, iwas tayo sa mga ganon. Tsaka yung mga wipes na masyadong mababango. Kung pwede, ang gagamitin natin yung mga mild soap o yung banayad lamang. Kasi syempre, pag naliligo tayo, yun na rin yung pang sabon natin doon sa maselang bahagi ng katawan. Tsaka wag sabon ng sabon. Yung iba ho, sobrang linis. So, panay ang sabon sa maghapon. So, pwedeng mag-cause ng vaginal dryness. Kung gusto nyo talagang maghugas ang pang-wash nyo, plain water lang or maligam-gam na tubig. At kapag makati o masakit doon sa maselang bahagi ng katawan, wag na wag hong kakamutin dahil lalala yung iritasyon. Nakita nga natin, mababa ang estrogen kasi may mga changes kapag buntis, lalo na kapag nagbe-breastfeeding. So, mas walang gana sa talik at saka may dryness. Pero, magno-normalize na yan pagbalik ng iyong menstrual cycle. Ano ang gamutan pwedeng gawin at mga tips natin? Mura lang ho ang vaginal lubricating jelly sa ating mga botika. Itanong lang dun sa ating mga pharmacist. Over the counter lang ho ito. At pag-uusapan nyo ng inyong spouse o ng inyong partner, ano yung pwedeng gawin? Kasi kailangan parte din siya ng gamutan. Ipapaliwanag ko ho. Kung pipili tayo ng mga gamit, sabon, lotion sa katawan, iwas yung masyadong mababango, underwear na cotton kung pwede, at para mas komportable yung may vaginal dryness. Uminom ho tayo ng 8 hanggang 12 baso ng tubig sa loob ng 24 oras. Siyempre, tamang pagkain din ho.
gulay, prutas para kumpleto sa bitamina at mineral. Kaya ho kakausapin natin yung partner natin kasi kailangan pag-usapan yun na magkaroon ng more foreplay. Kasi nga ang problem is panunuyo. So mas gusto natin maging wet. So makiusap tayo kung ano yung pwedeng gawin, pinag-uusapan ng mag-partner. Kailangan relax din kapag magtatalik kasi kapag may nervyos, may stress sa trabaho, stress sa pera na hindi nagawa ng solusyon yung mga problema, eh makakaramdam din ng pagkawala ng gana at vaginal dryness. Kung anong kakainin, tatanong nyo sa akin, pwede tayong mas kumain ng mga pagkain mayaman sa phytoestrogens. Ito yung mga nuts, yung mga peanuts, tapos taho, tofu, tokwa, mga beans, yan ho, nakakatulong ho ito sa nagme-menopause o yung bumababa ang estrogen. Magpapa-check up din, kailangan ng pap smear sa ating OBGYN. So mga kababaihan, babalik tayo sa ating doktor sa babae o yung gyne na tinatawag kasi merong mga gamutan sa vaginal dryness. Matutulungan ho tayo. Katulad nito, papaliwanag niya, itong KY jelly, bibigyan niya kayo nito. Ngayon, merong mga non-hormonal estrogens na pwedeng in the form of creams, rings, or tablet na gagamitin. Pero kapag hormones na ang pag-uusapan, ipapaliwanag ho niya kung nababagay sa inyo, depende kung walang lahi ng breast cancer. So, kailangan ho nating magpa-check up at magkaroon din ng pap smear kapag bumababa yung estrogen. Tsaka makikita niya kung nagkakaroon ng vaginal atrophy eh. Makikita na niya yon. Kaya nga merong mga dilatation procedures kung kinakailangan. Actually dito, mas madalas na talik, nakakatulong din ho para hindi lalong kumipot yung puwerta ng isang babae. So malaki ho ang maitutulong. Huwag ho tayong mahihiya, sasabihin ho natin doon sa OBGYN kasi common problem ito ng mga babae. So yung hormones, pinag-iisipan yan at ine-explain maigi ng inyong OBGYN. So sana po nakatulong itong mga tips kapag naging problema sa ating lifetime ang vaginal dryness. Salamat po.